magandang araw po. Ayan, naka-gloves tayo ngayon kasi injured tayo. Meron akong ano sa loob. Medyo nataga tayo ng ating bagong kuchilyo. Pero magluluto pa rin ako. Maghahagit ako sa iyo ng isang masarap na recipe ngayong araw na ito. At iyon ay ang embutido. So, marami tayong leftover. At saka, ang problema, wala akong carbs. Pero okay. Pang-almusal ito. Ayan. Kanina ko pa ito pinamelt eh. Ayan. Medyo melt na ng konti, pero anihin pa natin. So, lahat ng ating chachap, ilalagay na natin dito sa ating embutido. Sakit ang aking injury. Dahil matusok po ako ng parang naisip ko lang.
ko ng point ko. Pero okay lang. So, gusto ko kasi isang kain, isa, para hindi sayang. So, pwede ko kasi duro natin gawin dito. Masyado kasi malaki yung pagkaka hiwa ko ng foil. So, pwede ko ganyan. Guys, heto na rin yung ating cute na cute na steamer. So, pag medyo malapit, yan, anuhin natin. Maliliit lang kasi yung ginawa ko. Yan. Ano natin. 2-layer naman ito. So, pagka hindi kasya, pagkasyahin na natin dito kasi maliliit naman. So, fold-fold na lang. So, habang nag-fold, naglalagay tayo nito, pinainitan ko na yung ano niya. Painit na ako ng tubig. Pinapakulong water. Ito na nga po ang ating pinakukuluan tubig. Ayan. So, hindi ko masyadong tinunong. Siyempre, pakadumitig dito sa ating ilalagay na embutido. Ayan. Ilagay na natin yung ating embutido. Ayan na po siya. Ayan. Tapos, nasa ilalim pa. So, pagkatapos, babalikan natin yan after para kompleto yung tubig niya after 1 hour. Pag kumulo na yung tubig, medyo medium heat nyo na lang siya. So, dire-diretso na yun. Yan, balik natin siya mamaya. So, ito na po after 1 hour. Ito na yung ating embutido. So, kain na natin at lalamigin. For sure, okay na yan. Kasi 1 hour lang talaga ang time frame niya para maluto. So, ayan, nakash.
siyang tayo na imputido. Pwede pambaon pa. Pambaon size. Okay na siya at malamig na. So, ito na po ang ating finished product ng ating imbutido. Baby imbutido. Ayan, pinalupang ko na yung isa eh. Ay, natitinig niyo pa yun? Pamatay. Thanks so much for watching!